Hello guys, kumusta po kayo? So, dahil ang tagal nating hindi nakapag-upload, for today's video, daig pa ang 3-in-1 na kape. Kasi, ang gagawin po natin ngayon ay 5-in-1. 5 application tutorials kung paano magtanggal ng simpleng background. Wow! Bali, ang video na to ay naglalayon para matulungan yung mga kapwa nating small YouTuber na hindi gaano sa pag-i-edit. Bali, umpisa na natin to pagtapos ng ating intro. Pasok! So, yun na nga. Bali, ang ituturo po natin ngayon ay 5 application kung paano magtanggal ng simpleng background. Bali, mga app na gagamitin natin dito ay KineMaster or KineMaster, CapCut, PostArt, PhotoCut, and Adobe Express. So, kung meron ka niyan sa cellphone mo at hindi mo alam kung paano gamitin, panoorin mo tong video na to para ma-maximize mo kung paano magtanggal ng simpleng background gamit ang mga app na yan. Okay? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman, libre lang po yan. Malaking tulong po yan para sa ating mga small YouTuber para mas mag-grow pa tayo at mas marami pa tayong mabigay ng mga YouTube tips, updates, and tutorials. So, maraming salamat! Bali, umpisa na natin ang ating 5-in-1 tutorial background removal sa 5 mga app na nabanggit po natin. At ang uunahin natin ay ang KineMaster or KineMaster na application. Bali, dito sa KineMaster or KineMaster, mag-uumpisa tayo. To add photo or image, click lang natin ang layer, then click media. So, pag na-click natin ang media, titingin lang tayo ng ating i-add photos. Pag nakapili na tayo ng prefer photo or image natin, yun, tanggalin natin ang background sa pamamagitan ng pagpunta sa gilid, yung menu natin, at punta tayo sa chroma key. Then, enable lang natin yan. I-on natin. Then, take note lang na dapat yung key color ay nasa color green. Para pag in-on natin yung enable, is matatanggal yung color green. So, applicable to sa mga green background pag sa KineMaster or KineMaster. So, pagkatapos natin matanggal yung background, yung preference natin kung saan natin ilalagay is yan, nasa atin na yan. Kung gusto nyong i-zoom in or i-zoom out, pwede rin yan. Nawalan naman ng background. So, nasa atin na yan. Nasa inyo na yan kung anong preference nyo. Kung nasaan location nyo ilalagay yung image na natanggalan ng background. Bali, ang second application na ituturo natin ay True CapCut application. Bali, dito dalawang bagay yung ituturo natin. Removing background, True Cutout yung direct, tsaka True Chroma Key din. Bali, dito umpisa natin, click lang natin si Remove Background, Cutout, then i-click Remove Background. Ito yung first way sa CapCut para mag-remove ng background is direct Remove Background. After nyan, in-overlay natin para pumatong sa pinaka-main image. Then, yung location or prefer size ninyo, kayo na po mag-adjust. After nyan, isusunod din natin yung True Chroma Key tulad ng KineMaster or KineMaster kanina. Same process. Click cut out.
hanapin natin si cutout, then punta tayo kay chroma key. Then color picker, itapat lang natin yung cursor sa green background. Then i-adjust natin ang intensity sa 100 para ma-remove background. Then ganun ulit, i-resize natin gaya ng preference natin kung anong gusto natin at kung saan natin gusto ilagay. Bali, ganun lang po. Through background removal direct or through chroma key ang gagamitin sa CapCut. Bali, dalawa. Dalawang klase yan kung paano magtanggal ng background sa CapCut application. Number 3, PixArt. Bali, ang app na susunod natin ay ang PixArt. Bali, ang in-example natin dito ay picture ni Alden. So, makikita nyo, may background siya na nasa likod. Bali, ang unang gagawin natin para ma-remove yan, syempre, i-resize muna natin kung anong format natin ilalagay yung background. Una, punta tayo sa tools. Then, crop muna natin based dun sa size ng paglalagyan natin. So, example natin dito, E16x9. So, ganyan na lang. Then, i-okay natin. After nyan, kung i-remove background na natin, tatanggalin na natin yung nasa likod. Punta lang tayo sa menu. Hanapin din natin si cut out. After natin mapili si cut out, may option na automatically person, kung click natin, ma-highlight yung tao sa picture. So, hindi na tayo maghihirap na mag-highlight pag ganyan. After nyan, pwede na natin i-okay to. Then, remove na ang background ng pictures na in-add natin kay PixArt. Ganun lang po kadali. Then, after nyan, pwede na natin i-save yan. So, kung isi-save natin yan, punta lang tayo dito. Then, click natin. Then, ganito yung nalabas. Click lang natin sa save as JPEG. Yan. Libre lang po yan. So, yan. So, ganun po ang pagtanggal ng background sa PixArt. Napakadali. Number 4. PhotoCut. Okay, balik kay PhotoCut. Madali lang din to kasi pag add natin ang image, may tutorial din na ating gagayahin na ipapagaya sa atin kung paano mag-remove ng background dito. Bali, pinapakita nga sa video na i-highlight natin yung image na gusto nating maiwan at matanggalan ng background gaya ng nasa video. So, example na tayo. Yun ulit ang ating aso. Bali dito, pinindot natin ang smart select, then napunta tayo dyan, pipili tayo ng radius kung gaano kakapal o kanipis yung pag-highlight natin dun sa image. So yan, minax ko na lang, then hinighlight ko yung ating aso. So ifu-full highlight lang natin yung image na gusto nating maiwan at matanggalan ng background. So, pag na-highlight na, i-okay lang natin. Then, sa gilid, mapapansin nyo yung taas ng zoom. Pwede natin ipindot yun. Dalawa yung mangyayari. Either matatanggalan ng background or mawawala yung hinighlight natin na object or person. So, after nyan, natanggalan na natin ang background. Pwede natin lagyan ng other color yung background. So, dito nga nilagyan natin ng itim na lang. Then, pwede na natin i-save. Ganun lang po kadali kay PhotoCut. Then, dyan, pinaparate tayo. Enjoying PhotoCut. So, next na.
Number 5, Adobe Express. Isa sa pinakamadaling app, mag-add lang tayo ng photo ulit. So walang katapusan na ang ating subject na ang ating cutie na aso. After nyan, i-zoom lang natin yung pictures. Then, i-click lang natin yung remove background. Walang kahirap-hirap, natanggalan na ng background. Then, yung option natin or yung preference natin kung saan natin ilalagay yung image bago natin i-save ay nasa inyo na po yun. So, ganun lang po kadali. Pindutin lang natin yung remove background kay Adobe Express. Then, tanggal na ang background nito. So, save na lang natin to. At yun lang. Bali, yun lamang po. Naway nakapulutan nyo na kahit konting tips man lang ang ating tutorial ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. And see you on my next video. Thank you sa walang sawang pagsuporta kina Mami Chang, Hosneng, Hos Maria Lipanin.